Pagbati ng kapayapaan at tuwa sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Pinagdiriwang po natin ngayon ang ika-apat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng Shrine. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng mabuting pastol. Bilang kanyang mga tupa, inaanyayahan tayo ni Jesus na dinggin ang kanyang tinig patuloy sa tumatawag sa atin pabalik sa kanya. World Day of Vocations din ngayon, pagdasal natin na marami pang maglilingkod sa simbahan bilang mga pastol. Pagsisihan natin ngayon ang ating mga kasalanan bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin na ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Oh, my.
Manalangin tayo, manaming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal, na siyang namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa puon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao, higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa puoy ibigay, kaysa pamunuan ng ating asahan. Aking pinupuri ikaw, Panginoon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay, ang lahat ng tao ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamamasdan ay kalugod-lugod. Tundatin, di nang gihan.
pumaparito sa ngalan ng Poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag o pasalamatan ang Diyos na Poon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat para sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang tupa. Palibhasa ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Ayat sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangala. Tumatakas siya, palibhasa ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya ay nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig.
Sa gayo'y magiging isa ang kawan at isa ang pasto. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito ay kunin kong muli. Wala nang makakuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Yung mga magdaragat, nung maliit pa ako doon sa Cebu, mga kapitbahay namin, nagtataka kami dahil umaalis ng gabi, wala na may ilaw, nakakabalik. Pag tinanong mo, alam pala nila yung mga bituin. May pangalan sila dyan sa North Star, sa school, tinatawag na Orion's Belt yan, ito Cassiopeia yan, yan Betelgeuse. Pag inalis mo sila dyan sa framework na yan, nawawala sila, nagpapaikot-ikot na lang, parang mga manok na pinugutan ng ulo. Mahalaga sa atin ngayon yan, dahil ang utak ng tao, sanay na may framework, may balangkas niya, na ilalagay niya ganyan, ilalatag niya, ito yon, dyan yon, naintindihan niya, alam niya ang patutunguhan niya. Pag inalis mo doon ang tao, emotional distress. Parang yung pagising mo, hindi mo alam kung nasaan ka. Pag ilaw mo, at saka mo maintindihan, nasa hotel ka pala, namamahay ka pala, kaya hindi ka makakatulog ng ayos. Dahil yung brain mo, ayaw ng surprises, ayaw na may mag-iiba dyan. Gusto natin, lagi nating maintindihan, o gusto natin, alam natin kung saan papunta yan, ano ang lugar niya. Kaya ngayon, uso ang emotional distress, lalo na sa mga kabataan. Dahil napakabilis ng pagbabago ng panahon. Hindi ka pa naka-adapt, may bago na naman. Tsaka nakakaawa yung mga bata ngayon dahil noong panahon pa namin, walang emotional distress eh. Emotional distress ka kung nakikipagsuntukan ka doon sa ano, pero yung hindi mo alaala mo. Ngayon hindi na nila alam. Kaya, pag-usapan po natin ngayon, paano ba sinasalarawan ng mga dalubhasa yung kalagayan natin ngayon na nagiging dahilan bakit ganito tayo? Una, sabi ng mga philosophers sa Massachusetts Institute of Technology, ang katotohanan kasi ngayon, reality, sabi nila, is VUCA. V-U-C-A. Kikita ninyo sa inyong screen yan. Pinaghirapan ko talagang hanapin yan kasi mahalaga sa atin. Ano ang katotohanan ngayon? Una, volatile. Ang volatile, yan yung kaunting spark lang sa sabog na. Volatile chemical compounds yan. Sa psychology, mayroon ding mga volatile personality na makanti mo lang ng kaunti, aawayin ka na. Magtutungayaw na dyan. So, ganyan ang kalagayan natin ngayon. Volatile. Hindi mo alam. Kung kailan, biglang magbabago. Sa India, bumababa na, maligaya na sila. So, boom! Nung isang araw, 315 cases of COVID-19. Mahirapan tayong mag-adapt dyan. Okay? Yan po yung volatile. Ang sunod sa VUCA, uncertain. Kaya nahihirapan tayo ngayon. We are uncertain. Magpababakuna ba kaya ako? Dahil may mga doktor din nagsasabi na wag na. Ito, ivermectin. O kaya just strengthen your immune system. Hindi nga natin alam. We are uncertain kung anong effectivity noong AstraZeneca na
binakuna sa akin. Anim na buwan lang ba yan? Isang taon ba yan? Eh kung anim na buwan, lagi kang tinuturugan. Eh ngayon, hindi nga natin makaano yung minsan. Kulila tayo sa bakuna. Uncertain. Kailan kayo magbubukas ang mga restaurant? Bubuksan, tapos pong, ECQ na naman, ECQ dito. Volatile. Napakabilis magbago. Sasabog na lang bigla. Uncertain. Complex. There are a lot of factors that contributes. Ayan, nahirapan tayo sa COVID-19 kasi ang daming factors na nagiging dahilan. May matitigas kayang ulo na ayaw magmask. Parang yung mga tauhan ni Donald Trump. Complex. Masalimuot. Mahirap nang himay-himayin para maintindihan mo kung ano talaga ang ibinubungan itong factor na ito doon sa sitwasyon. Pang-apat, ambiguous. Ang daming meaning na maaaring ilagay. E lalo na ngayon, may mga taong masasama ang loob na nilalagyan ng ibang pakahulugan para maging ambiguous, para hindi malina. Kaya sa ating pagdiriwang ng Linggo ng mabuting pastol, ganito ang aking mensahe. You're suffering from VUCA, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil sinabi sa pangalawang pagbasa, sa unang pagbasa, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang binibigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Pati VUCA, ililigtas ka niya. Kulang ka lang sa pananampalataya, pag cognitive dissonance ka pa rin, pag emotional distress ka pa rin, kung para ka pa rin manok na pinugutan ng ulo. The Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ako na magkukulang. You will have everything you need, according to your need, not according to your greed. Yan ang binibigay ng mabuting pastor. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan. Iniakay niya sa tahimik na batisa. Kailangan mo ng sleeping tablet? Wala kang good shepherd. Kailangan mo ng psychotherapy? Kulang ang pananampalataya mo. Kailangan mo ng tranquilizer para hindi ka na magiging volatile personality? Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang dami nang nakaranas ng ganyan. Kaya lang, natatakot tayong tanggapin siya. May hinihingi din siya sa atin eh. You really want to follow me? Sell everything you have. Tapos sumunod ka sa akin. Ano pang ginagawa na mabuting pasto? Pinapanumbalik ang aking lakas. Tayo ngayon, mahigit isang taon na nanlulupay-pay na tayo. Kala natin sandali lang. I-VUCA pala itong vaccine, COVID virus na ito. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan sapagkat ikaw ang aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Pag tinanggap mo si Jesus na mabuting pastol, yung VUCA, VUCA pa rin. Iba na ang pagkahulugan. Ang volatile, nagiging vision. May pangkalahatang pananaw ka para maintindihan mo itong nangyayari ngayon. You, yung uncertain, sabi ng mga MIT, magiging understanding. Kasi may vision ka rin eh. So nalalagay mo ang mga bagay kung saan sila, where they belong.
understanding. Yung complex, magiging clarity. Maliwanag sa iyo. Ito ang dapat kong gawin. Lord, what do you want me to do? Pag sinagot ka ng Panginoon, everything will be clear. Tapos, yung ambiguous, magiging agility. Ang ibig sabihin ng agility, you adapt very fast to situations kasi may vision ka eh, naunawaan mo eh, maliwanag sa iyo eh. Kaya pag may nangyayari, hindi ka maglulupasay dyan. Hindi ka parang manok na naputulan ng ulo. Sapagkat tinanggap mo si Jesus na iyong mabuting pastor. Though I walk in the valley of darkness, I will fear no evil, for you are with me, my good shepherd. So yun ang ating ipagdasal ngayong misang ito. Na sa pagtanggap natin kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, mababawasan yung ating emotional distress. Hindi naman ibig sabihin na wala na tayong problema sa buhay. Pero hindi tayo magagapi. Fear not, it is I, the good shepherd. Huwag kang matakot, huwag kang masindak. Tapos, pagdasal din natin na magkaroon tayo ng mga good shepherd din, nagagabay din sa atin. Yung mga pare. Ang mga pare, kasi ngayon, ang laki na ng hinihingiin ng pagkakataon dahil VUCA eh. Noon, yung mga pare, dispenser of the sacraments, parang alcohol, pung, lalabas na rito. Pung, binyag ka na. Pung, may Eucharist, magkukomunyon ka na. Dispenser of the sacrament, mabubuhay ka na ngayon, hindi. Ungarisa ka ng community pantry. Pagbibintangan ka pa na komunista. Yung mga pare ngayon, parang si Hilder Camara. Noong binibigyan ko ng pagkain ng mga bata, sabi nila, santo ako. Noong nagtatanong ako, bakit nagugutom yung mga bata? Hindi kaya may nagtatago o ng bigas doon sa may Central Luzon. Sabi nila, komunista ako. Panalangin natin na itong mga seminaristang ito ay makakatugon sa pangangailangan ng panahon. Iyan ang ating panalangin. Samantalang pinagdiriwang natin ngayong linggo ang World Day of Vocations. Meron kaming ginawang vocation video para sa SBD. Pagpaparaya, download ninyo sa YouTube. Ikalat ninyo doon sa mga ano, mga young men. Yung mga kabataan na wala anong ginagawa kundi mag video game. Sabihin ninyo, doon kayo sa SBD. Kailang siguruhin ninyo na epic 5 stars na kayo sa Mobile Legend. Hindi, tinatanggap doon yung mga pipitsugin. Joke lang po yan. Mayroong interview yan, may intelligence test, may psychological test. Pero, titignan mo, buka ngayon, tinatawag ka pa ng Panginoon na magiging mabuting pastol din. World Day of Vocations. Kaya sa ating pagharam, sa kinabukasan, na hindi natin alam kung sisiklab na lang yan, hindi natin naintindihan, hindi maliwanag sa atin, sana magiging VUCA din ang ating pagtugon. Sapagkat magiging tama ang ating pagbasa sa tandaan ng panahon. Sapagkat, we have the good shepherd. Do I walk in the valley of darkness? I fear no evil, for you are with me. Magsitayo tayong lahat ngayon. Pahayag natin ang ating pananampalataya sa Diyos Amang mapagmahal, kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos na mabuting pastol, at sa Diyos Espiritu Santo na nangako sa atin ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato,
ipinakto sa krus na matay inilibing, na naog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hangganan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating amang mapagmahal, Ama rin ni Jesucristo, ang ating dakilang pastor. Manalangin tayo ng may pagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos sa atin. At ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at relihiyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol na laging kapakanan ng lahat ang hangad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naliligaw ng landas dahil sa kasalanan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, madama nawa nila ang pagmamalasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makamtan nawa nila ang kaningningang walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, amin ding dinadalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ginagabayan mo kami sa matuwid na landas. Bigyan mo kami ng kapanatagan upang makatugon sa iyong pagtawag sa amin. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang pag-ibig ko, ang pag-ibig ko.
Manalangin kayo mga kapatid, pang ito ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mong kami ay magala sa pagdiriwang na Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang mali. Sa pamamagitan ng Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maasahan bilang mabuting pastol. Ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay ng sangkatauhan na namihasa sa pagiging salawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoon ay tunay na banal. Sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Baswasan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, pang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi, bago siya ipako sa krus, samantalang naghahapunang kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay, pinasalmatan kanyang ama, hinatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo." Sa ganon ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito pang lagi ninyo akong maalaala."
Pagbunyin natin ang misteryo na ating pananampalataya. Pagunita sa kamatayan ng muling at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Ernesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may umaasang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang mga frontliners at lahat ng biktima ng COVID-19. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwana. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan, kasama ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Taguwili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus ang mabuting pastol, pahayag natin ng lakas loob. Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng tandaan ng kapayapaan ng banal na pastol sa inyong mga kapatid. Ito,
katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang mabuting pastol. Sa kanyang pangalan lamang matatagpuan ang kaligtasan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ipagsanggal lang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakiantay po ang mga ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita ng parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, ayat kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo mong ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas, marapatin mong kami makarating sa pastulan na nilalaan mo sa amin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mabuhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at pagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pakamtin mo ang kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa aming mga pagmamalasakit sa mga nangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagkaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Tumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Arnold Johnson at San Joseph Fernandez, ipanalangin ninyo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo at tingin ng pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na tumubos at kumukup sa inyo, pakundangan sa muling pagkabuhay ni Kristo, ay siya nawang magpapala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos na walang maliw na kalayaan, ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa ni Kristo ang mabuting pastol na bumangon mula sa kamatayan, dahil sa pananampalataya at binyag, kayo na may makatambal na mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat na mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayo taglay ang kapayapaan upang ang mabuting pastol ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magnificat, magnificat anima mea Domino, magnificat, magnificat, magnificat anima mea, magnificat, magnificat, magnificat anima mea Domino.
Magnificat, Magnificat anima mea.